up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Kilabusan niyo lahat. Magandang gabi po, Mama Sa. Magandang gabi. Hello, 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 hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, Lauren, sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ni Lauren Q. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. So, Lauren, kamusta ka? Ito po, Mama Sam. Okay na okay naman po. Kanina, ang dami namin ginawa dito kasi naglinis kami. Kayo po ba, Mama Sam, kamusta? Siyempre, maraming kami ginagawa ngayon sa school kasi academic days namin sa Thursday. Wow, stress ka nga, Mama Sam. Oo. Kanina, ang dami namin ng activity na naman. Music festival. Tapos, kahapon, scout. Tapos, bukas, syempre, preparasyon para sa academic days. Big day kasi namin yon. Plus, syempre, yung grading system namin na nakakaloka. At saka yung final exam namin sa Monday. So, parang wala kaming pahinga. Kailangan yung utak namin mabilis tumakbo, mabilis mag-isip, mabilis tumawa. Oo. So, hindi po pwede yung tutulog-tulog. So, yon. Plus, syempre, nagbablog pa. Kaya, kailangan laban. Ay, yes. So. Ito nga, Mama Sam, marami na naman tayong pag-uusapan. At ang ating tatalakayan ngayon, Mama Sam, ang pasarela video nga ng mga kandidata dito ng Miss Universe Philippines 2023. Ayun nga, Lauren. So, nag-start na mag-training ang mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Kung saan, ayun na nga, pinakita at pinasilip ng Miss Universe Philippines yung kanilang mga pasarela training. So, syempre, Lauren, pag-uusapan natin yan. Kung ano ang kaganapan na nangyayari dito. Plus, syempre, nandoon din, pag-uusapan din natin, sino nga ba ang nagsashine dyan? At sino nga ba yung magaling magpasarela? At sino nga ba yung matatawag natin, my God, ang lamya naman ng pasarela niya. So, yan ang mga tatalakayin natin ngayon. Kaya, Lauren, huwag na natin patagalin. Yes, tama ka nga dyan, Mama Sam. Ngayong nagsimula na nga ang pasarela training ng Miss Universe Philippines candidates, Mama Sam, sino-sino ang nakikita mong pang Miss Universe talaga? Wala. Wala akong nakikita pang Miss Universe na masasabi mo yun talaga. Grabe talaga yung atake nga. Pang Miss Universe, wala pa. Kasi yung mga kandidata dito, nagtitraining pa sila. So, ibig sabihin, pinapalish yung kanilang lakad, yung kanilang pasarela. To be honest, Lauren, alam mo, kung ikaw, sasali ka sa isang ganyan na competition, lalo na Miss Universe to, dapat ikaw ready ka na. Dapat yung atake mo pang Miss Universe na. Yes. Yung tipong pag pinaglakad ka. Yung tipong pag pinaglakad ka, mawawaw ka talaga. Yung alam mo yon, yung dapat mapawaw sa'yo lahat ng tao. Eh pero kung dito ka pala mag-start na maglakad, dito ka pala mag-start na simulan yung training mo, parang nakakaloka naman yan. Meron nga ako dyan nakita, Diyos ko, tagal-tagal na sa Miss Universe Philippines, pero maglakad ganun pa din. Meron naman dyan yung, ewan ko, kala mo may hinahabol, ang bilis-bilis maglakad. So, parang masasabi na, pupunta ka Miss Universe, kung halimbawa, walang competition, bigla na lang, mamimili na lang sila sa 10. So, kung ikaw yung mapipili, parang ligwak na naman ng Pilipinas. Ito, nasasabi lang to kasi parang, alam mo yon, you have to be careful to everything. Lalo na yun nangyari sa atin noong nakaraang taon na talagang ligwak tayo sa competition. So, dapat mag-ingat tayo. Yes, as in talaga mga masamtama ka dyan, yung sumasabak ka talaga sa mga major pageant like Miss Universe nga ito, na dapat talaga is, as in, yung ready-ready na talaga na kahit sa training pa lang is, kumakabog na talaga. Yun dapat yung parang tipong pang Miss Universe na talaga siya. Yung kala mo lumalaban na siya sa Miss Universe, dapat ganun yung atake. I don't know na, pero kasi yun dapat eh. Dapat pagsasali ka sa Miss Universe Philippines, Miss Universe Philippines pa lang, candidates ka pa lang dito, dapat yung atake mo pang Miss Universe na, hindi yung pang Miss Universe Philippines. Yung like your candidate Miss Universe International, yung as in sa panglahatan na ganun. Pero ito pa, Mama Sam. Ano naman po masasabi mo sa pasarela ni Miss Samantha Panlilio at Pauline Amelex?
Okay. So, syempre, nagbasa ako ng mga comments. Yung iba, sinasabi nila, ano ba yung lakad ni Pauline Amilet? Ganun pa rin. Parang wala namang masyadong improvement. Tapos yung iba naman, sinasabi naman nila sa Samantha Pangilio, para namang kulang pa sa kabog, kulang pa sa atake. Okay, so explain lang natin. Ako, to be honest, sa akin, in my part, kay Pauline Amilex, nakikita ko naman na okay naman yung lakad niya. Hindi naman kasi po pwedeng gumaya siya ng ibang ano. Dapat magkaroon siya ng sarili niya talagang walk. And then I think sa 2 taon na sumasali siya dito sa Miss Universe Philippines, ito yung pangatlo, lagi naman siya pumapasok sa top 5. So ibig sabihin, pagdating sa swimsuit round, walang problema yung pasarela niya. Pagdating sa evening gown, walang problema. So ibig sabihin, yung performance level ni Pauline Amilex is okay. So wala silang nakikitang problema kasi umaangat eh, pumupunta sa top 5 eh. So consistent siya, 2 beses na nakarating siya sa top 5. Pero siguro naghahanap tayo ng bagong pasabog niya, bagong walk, yung tipong parang upgraded dapat, ganon. So ang akin, abangan lang natin kasi malay mo naman, di ba? Meron pa siyang naiisip na ano, biglang pasabog pagdating sa coronation night. So, kay Samantha Panlilio naman, kasi she's from Miss Grand International. Alam naman natin, pag Miss Grand Girl ka, yung lakad mo talaga kailangan kabugera. So, kung titignan mo yung performance ni Samantha Panlilio, talaga naman yung pasarela niya talaga is wala tayong question doon kasi kabugera naman yan. Kaya lang, kailangan niya mag-lilo, kailangan niya mag-slow down. Kasi hindi to Miss Grand, Miss Universe to. Kailangan lumabas yung pagiging elegante sa lakad, kailangan nandoon pa rin yung poise, nandoon pa rin yung damang proper na atake ng lakad. Kasi syempre, hindi naman siya Miss Grand na kabog lang kung kabog. Kailangan nandoon pa rin yung fierce, nandoon yung transition na tinatawag. So I think talaga nag-slow down talaga si Samantha Pangilio para lang ma-change yung atake niya sa pasarela niya. And I think good move, yon. Yes, ito naman po Mama Sam. Ano naman pong masasabi mo na sinabi ng karamihan na malamya daw ang lakad ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2023? Okay. Kasi ito naman kasi mga girls na sumasali dito, mga baguhan talaga. Hindi naman sila yung mga katulad nila, Michelle D, Samantha Panlilio, na may mga experience na Glyza Castro, may mga experience na yan, international pageant pa. Di ba? Hindi lang local pageant or national pageant. International pageant pa ang mga sinalihan ng mga yan. So, ibig sabihin, alam nila kung ano at paano aatake pagdating sa ganyan, sa pasarela. So ito namang mga baguhan na alam mo yun, hindi naman sila ano na nakaka-experience pa lumaban ng mga national pageant or international pageant. Syempre, iba yung kanilang performance level. So doon mo makikita nga na ito bang babaeng to ay magaling kapag nag-training na yan. Kasi pag once na pinalakad yan, tapos bibigyan niya ng ano eh, i-improve yan eh. Kasi ako, nakapag-training na ako dito ng 3 girls. So unang gagawin mo dyan, sige, lumakad ka. So pag lumakad yan, so makikita mo na yung mga mistake niya. So doon mo na ikaklaro yun na, o dapat ganito gawin mo, dapat ganito yung lakad. So doon pa lang sila mag-a-adapt ng kung ano ba yung style na dapat gawin, ano ba yung atake na dapat gawin, so ano ba yung dapat idagdag, ano ba yung dapat ibawas. Doon sa mga girls na naglalakad, may makikita ka doon na grabe, ang bilis-bilis maglakad. Yung kulang na lang, kala mo tumatakbo siya. Yung iba naman, parang tinatamad maglakad. Yung iba naman, feeling maganda na, pero hindi naman magandang tignan. So kasi, dahil wala pa silang experience. Ayun yung sinasabi ko, dapat pag pumunta ka dyan sa Miss Universe Philippines or sasali ka sa isang pageant, syempre, i-prepare mo yung sarili mo. Kung halimbawa sasali ako next year, so dapat 6 months before the yung screening, dapat nag-training na ako. Dapat na pag-aralan ko na yan lahat, pati yung styling, ano ba yung atake. Eh kung slow kang umintindi, so gawin mo ano 1 year yung training mo para prepare na prepared ka. Hindi yung kung kailan ka papasok dito, doon ka palang mag-iisip, ay ano ba yung lakad na gagawin ko? Paano nga pala ako po-pose? Paano nga pala yung mga makeup ko? So dapat napaghandaan nga na yan. Dapat nakapagplano na yan. Kasi ayun yung nagiging problema sa mga girls natin na wala pang experience.
Kaya nasasabihan silang malamyak, nasasabihan sila na, ay, ba't ganun, hindi maganda yung atake nila. Diba? Kaya nasasabihan sila na malamyak. Ayan. Pero ito pa, Mama Sam, hindi lang po sinabihan sila na malamya. Meron pa pong sinabi. Sabi pa nila dito, galing lang daw sa ka... skill ng Miss Universe Philippines, pero wala daw pong ganda. Anong masasabi mo dito? Ay, ganda naman. Hindi naman yun yung katulad ng sinasabi nila na puro home skills lang, pero wala namang ganda talaga. May mga ganda naman. Kaya lang kasi, syempre, kung ikukumpara natin sa mga sumali sa binibining Pilipinas, nadudoon talaga yung mga magaganda. Yung masasabi mo talaga na parang wow factor ang doon. So dito, syempre iba yung hinahanap ng Miss Universe. Nandoon yung dapat total package talaga. So, yun nga lang. So, yung mga kasali dito, kadalasan talaga, pagdating sa communication skills, walang masasabi. Pero yung sinasabi mo na wow, at saka yung tinatawag na extra miles or tinatawag na extravaganza beauty, ayun talaga. So, medyo kulang talaga yung Miss Universe Philippines dyan. So, parang yung mga naglalaban-laban ngayon, parang nasa lima lang sila o nasa sampo na masasabi mo na ando doon talaga yung parang mga pwede kang pumili doon. Parang sila-sila lang yung naglalaban-laban. Yung the rest, parang wala lang. Ganon. So 40 candidates sila dito. Pero nasa lima o sampung kandidata lang yung masasabi mo na talagang pwedeng pagpilian na para makarating sa Miss Universe. Actually, lima nga lang eh. So yun. Depende kasi yan sa magiging styling ng mga girls. Yes, this year parang yung mga beauties ng mga Miss Universe Philippines ay ano, hindi ganong kapalo talaga, hindi ganong kabongga, hindi ganong ka extravaganza, kulang sa star quality. Hindi katulad ng sa binibining Pilipinas, nandoon lahat ng mga kandidata na masasabi mo, wow, ang gaganda nila, di ba? So, wala naman tayong magagawa. So, pili. Ayan yung ano na eh, sinasabi nila na parang masabi lang na may quality ang Miss Universe Philippines basta magaling yung communication skills ng mga girls nila. Yes, pero Mama Sam, na kahit na nga hindi sila masyadong kagandahan, pero meron din naman yung as in, may na-offer din naman, pero hindi as in like yung kay Chelsea na maganda talaga, ganon. Pero Mama Sam, siguro kung may mananalo dito na konti lang yung star factor, pwede naman siya mag Dok eh. Andiyan naman si Dok. Kaya, salamat Dok. Ganon. Charot lang. Hindi. Ako ano naman. Maging proud na lang tayo kung ano yung merong kandidata ngayon ng Miss Universe Philippines. Yes, so. Abangan natin yung mga pasabog nila, di ba? Tingnan naman natin, yes. Baka naman mamaya, mapawaw naman tayo sa galing naman nila pagdating talaga sa bakbakan nila dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan namin ni Lauren Q? Please comment below para at least malaman naman namin kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay namin. So, yon. Ayan, sa lahat po ng tumutok sa amin ngayong gabi with Mama Sam, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click in na rin po notification bell para lagi kayong updated. So guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Alam! Thanks for watching!